saan mo na na-experience mo na yung mga signs na yan, guys, kailangan mo nating mag-adjust at mag-adapt. Kasi pag nakumpleto mo na po yung 5 signs na to, congratulations po, isa ka ng ganap na negosyante, ibig sabihin ho niyan, magiging successful ka po, not only in Unified, but for the, syempre, kung ano man yung negosyo na papasukan mo later on. Ayan, so kung ready na po tayo, okay lang ba? Di ba, mag-chat ka dyan, ready na. Ayan, tingnan ko dyan mamaya sa may comment section natin. Mag-type ka, ready na. Sige, pampagising po para sa mga viewers po natin. No, so, syempre, ito guys, bago ko po papakita yung slides din natin. Ano? So, syempre, nag-start po ako sa Unified way back 2016. During that time po, isa pa din po akong ganap na empleyado. So, syempre, mamaya tutuloy ko yung kwento ko habang dinidiscuss ko po itong 5 signs. Ayan, i-open po natin yung slides. Yung ating 5 signs that you are an entrepreneur. Oh, di ba? Or isa ka ng ganap na negosyante. No? So, sign number 1, you like to take risk. Ibig sabihin, nagiging risk taker ka na. Ano yung point? Ibig ba sabihin nun, Sir Paul, pag kami, hindi pa kami yung mindset namin, hindi pa kami business mindset or entrepreneur mindset, ibig ba sabihin nun, hindi na kami risk taker? Hindi po ganun. Yung ibig ko pong sabihin dun, mas nagugustuhan mo na yung pag-take nung risk. Ito guys, example. Doon ako po yung isang empleyado pa lang. Alam mo yun, every time na meron akong ginagawa, lagi akong takot. Every time meron akong ginagawa, ang tagal kong mag-decide. Lagi kong iniisip na, kaya ko kaya to? Alam mo yun, tutuloy ko kaya to? Gagawin ko ba to? Diba? Kasi bakit? Yung iniisip ko, andun ako lagi sa mindset na, ay, hindi, okay na to. Kumbaga, secured na ako dito sa trabaho ko ngayon. Diba, okay naman yung kinikita ko dito sa kumpanya namin. Kahit ayaw na ayaw mo yung trabaho mo, diba, minsan ayaw na ayaw mo yung ginagawa mo, hindi tayo nakakaalis doon. Bakit? Meron ho tayong takot. Meron ho tayong duda. Guys, yung pagiging entrepreneur po, kumbaga, meron ding takot, meron ding duda. Kaya lang, nagugustuhan po nila or they like to take risk. Ibig sabihin, anong ibig sabihin na they like to take risk? Ibig sabihin, guys, win-win na ho nila sa utak nila na kung gagawin ko to, ano ba yung magiging outcome nito? Tama ba? Parang katulad niyan, di ba, nung pagpasok natin sa Unified. Guys, yung pagsali mo pa lang sa Unified, you are taking the risk. Bakit? Kasi imagine mo, nagpalabas ka ng 15,000. Baka ngayong iba sa atin, hindi lang 15,000 yung pinalabas mo. Tama ho mali. Tama ba? So, dun pa lang, di ba, risk na ho yan. And lahat naman po ng bagay na gagawin natin, meron naman talagang risk. Tama ho ba? Pero yung entrepreneur, kahit tingnan nyo po, lahat ng mga successful po na negosyante, risk taker ho yung mga yan. Di ba? Ano ang sabi ni Richard Branson, 'di ba? Yung si Richard Branson po, one of the billionaires, 'di ba, sa buong mundo, sabi niya, if you see an opportunity, 'di ba? That kumbaga feeling mo pwede makapagbago ng buhay mo. Sabi niya, just say yes and learn after. Anong ibig sabihin? Risk ho 'yun kasi sabi niya, just say yes kahit hindi mo pa alam and learn after. Guys, dun pa lang pinapakita ni Richard Branson yung mindset, yung sign, di ba, na siya ay isang entrepreneur, siya talaga ay, kaya nga ho siya naging bilyonaryo. Tama ho ba? Naalala ko po ito, kwento ko, na-share ko po sa inyo. Sumali po ako sa Unified March 2016. Di ba, naalala ko pa yung during that time nung sumali ako. Dahil nga nung pagsali ko sa Unified, alam mo yun yung unti-unti, di ba, kaka-attend ko ng training, kakapakinig ko sa mga speakers and top earners ho natin. Alam mo yun, yung di ko namamalayan, yung mindset ko, unti-unting nag-iba. Na dumating sa point in time, empleyado pa ako that time, nagtatrabaho pa ako. Habang nagtatrabaho ako, hindi ako makapokus sa trabaho ko. Bakit? Yung iniisip ko, yung Unified, yung negosyo natin. Di ba, iniisip ko, sino ba yung pwede ko ma-invite? Alam mo yun, ano pa ba yung mga kailangan ko gawin para makahanap ng maraming prospect? Di ba, yun yung pumapasok sa isip ko. Kaya dumating ako sa point in time na, alam mo yun, gusto ko mag-resign sa trabaho. And alam ko sa mga empleyado po, kung ikaw empleyado ka ngayon, naranasan mo maging empleyado, hindi ho madali, di ba, yung pag-decide or yung pag-make ng decision na mag-resign ka sa trabaho. Bakit? Kasi walang kasiguraduhan yan. Kasi hindi mo alam, di ba, may tatanggap pa ba sa'yo pag nag-resign ka? Tama ba, mali? Yung opportunity, yung position na meron ka ngayon, pag nag-apply ka ba sa iba, kaya ba nilang ibigay yon? Ang dami kong iniisip dati. Kaya lang yung sa isip ko lang, pag hindi ko gagawin to,
kailan ko pa to gagawin? Ang tawag ho doon, risk. Nasabi ko, 'di ba, whatever it takes, 'di ba? Magre-resign ako sa trabaho, gagawin ko hong full-time si Unified. Kaya during that year, guys, December 2019, nag-decide ho ako na mag-resign ho ako dun sa work ko ho dati. Tama ho ba? And sa mga viewers po natin, hindi ko po sinasabing mag-resign ka ngayon. Tama ba? Bukas na, kasi gabi na po. De, joke lang. No? Pero syempre, di ba kung ikaw feeling mo, yung Unified naman is yung opportunity na kaya at pwede makapagbago ng buhay mo, guys, why not take the risk? Tama ho ba? Takot ka man, di ba nagdududa ka? Minsan ang daming tao, di ba, na mahiyain. Guys, believe me, ako din ho dati, sobrang mahiyain ko. Yung mga taong kinakausap ko lang, yung mga kakilala ko lang, kung sino lang yung kaklose ko, tama ho ba? Yung mga hindi ko kakilala o hindi ko masyadong nakakausap, hi, hello lang yun. After yun, wala na. Pero ngayon, guys, because of Unified, dahil nga nag-take ako ng risk, tama ho ba? Dahil nag-decide ako, guys, imagine niyo, andito na ho ako ngayon sa harapan nyo, nag-share po dito sa ating special training na to. Kaya, sa mga first time po, sa mga viewers na natin dyan, mga ka-Unified natin, tingnan mo yung sarili mo. Tama ho ba? Ikaw ba yung type ng tao na you like to take risk? Di ba? Or ikaw yung type ng tao na nagpapadala ka pa din, di ba, sa mga duda mo, sa mga takot natin sa katawan. And syempre, di ba, kung andun ka pa, natatakot ka pa, nagdududa ka pa, okay lang ho yan. Pero, dapat ho nating mag-adjust. Di ba? Dapat ho nating mag-divert or mag-convert dito sa unang sign natin na dapat ho yung isang entrepreneur, kailangan ho nating mag-take risk. Example ko na lang po, meron akong isang business partner na alam mo yung dati, sabi niya, Sir Paul, okay naman to, meron na akong isang account sa Unified. Tama ho ba? Sabi niya, bakit ko pa kailangan maraming account? Bakit ko pa kailangan mag-multiple account? Takot siya. Di ba? Alam mo yung nagdududa siya, bakit ganun yung magpapalabas ulit ako ng pera? Eh, kakabawi ko lang nung 15 mil ko. Tama po ba? Kaya lang, nung in-explain ko sa kanya, na Sir, di ba, sabi ko, pag isa lang yung account natin, di ba, pag nag-stay ka lang dyan, ibig sabihin, yung galaw mo, di ba, yung actions mo, limited lang kasi bakit? Yung pinalabas mo, 15 mil lang. Eh, pag yung pinalabas mo, pag yung pinuhunan mo sa negosyo natin, is mas malaki. Kunwari, nag-7 accounts ka, 105,000. Ibig sabihin, yung magiging galaw mo, mas malaki din. Tama ho ba? Tingnan nyo po yung mga negosyante. Example na lang ganito. Yung mga franchise owner na lang. Franchise owner nung 7-Eleven, franchise owner nung Jollibee, nung McDonald's, at yung mga marami pang iba. Guys, tingnan nyo po yung galaw nila. Dahil nga ang laki nung pinalabas nilang pera, nag-risk sila. Mas nagiging iba yung galaw nila, mas gigil sila. Alam mo yung mas aggressive sila. Bakit? Kasi nga, mas malaki yung pinalabas nilang pera at nag-risk sila doon. At dahil nga nag-risk sila, hindi sila papayag po, di ba, na yung pera man na pinalabas nila, yung effort na binibigay nila, is mapupunta lang po sa wala. Tama ho ba? So, ibig sabihin, dito sa number one, hindi lang po basta-basta risk. Dapat po, di ba, you like to take risk, pero dapat calculated risk po yung ginagawa natin. Yung tipong alam mo, di ba, na kung magpalabas ka man ng perang malaki, mababawi mo bakit? Kasi ikaw mismo yung gagawa or gagalaw. At kung di ba yung effort na ginagawa mo, di ba, is magkakaresulta. Bakit? Kasi ikaw mismo yung magdidesisyon nun. Kaya ito guys, napaka-importante, number one, you like to take risk. So, sign number two, you desire to build something. Ano yung point? Diba? Ano yung ibig sabihin, Sir Paul, na you desire to build something? So, imagine niyo guys, kung tayo, diba, or ako na lang, diba, nung nasa employment world pa ako, alam mo yun na isa akong empleyado, minsan yung mindset natin nalilimit kung ano man yung gusto ng boss natin. Diba, kung ano yung vision ng company, tama ba, kung ano lang yung instruction ng boss natin, diba, kung ano lang yung mga pinapagawa sa atin, yun lang yung ginagawa natin. Bakit? Kasi syempre, yun lang naman yung sinabi, na minsan, pag gagawin mo yung gusto mo, tama ho ba, pagagalitan ka pa. Bakit? Kasi, hindi naman yan yung sinabi na gawin mo. Tama po. Pero yung pagiging entrepreneur po, iba. Kumbaga dito, dahil nga nag-change na po yung mindset natin, kumbaga nakaroon na tayo, di ba, ng mindset na gusto nating, alam mo yun yung bigger things in life. Di ba, you desire to build something. Kunari, example na lang, nung nag-start ako sa Unified, yung gusto ko lang, ticketing lang. Yung gusto ko ng loading, kumbaga ano na ako doon, satisfied na ako doon. Kailan nung kaka-attend ko nung training,
nung na-open yung mind ko sa network marketing, guys, doon ako kumbaga nag-decide na gusto kong mag-build ng malaking network. Tama ho ba? Gusto kong mag-build ng malaking organization. So, sa mga viewers natin dyan or sa mga first-timer, iba-iba yung gusto natin. Di ba? Iba-iba yung desire natin. Tama ho ba? Katulad dito, you desire to build something. Kumbaga, ibig lang sabihin nito, yung pangarap po natin, lumalaki. Di ba? Kasi karamihan no, sa mga tao, di ba? Nung tayo ay kumikita na, nung ikaw ay nagtatrabaho na, before ka nagtrabaho or nung ikaw ay nag-aaral pa, yung pangarap po natin, sobrang laki. Alam mo yung gusto natin ng bahay, may swimming pool, di ba? Gusto natin tatlo, apat na sasakyan. Pero nung nagtrabaho ka, kamusta naman ho yung pangarap natin? Ano sabi mo sa pamilya mo? Di, mga anak, ma, okay na tong bahay natin. Importante, magkakasama tayo. Tama ho ba? Importante kung makain tayo tatlong beses sa isang araw. Ibig sabihin, nag-a-adjust yung pangarap natin. Depende dun sa income natin or sa kinikita natin. Pero dahil nga, di ba? Once na meron ka ng entrepreneur mindset, tama ba guys? Yung pangarap po natin, unti-unti ulit bumabalik. Unti-unti ulit lumalaki. Kaya nga dito, you desire to build something. Ibig sabihin, di ba kung dati, ano ka na, satisfied ka na sa bahay nyo na dalawang kwarto, alam yun, maliit yung space ngayon, mas ginusto mo na yung mas malaki. Tama ho ba? Dati, sanay ka na na nako-commute ka lang. Tama ba? Ngayon, nagdi-desire ka na, ginusto mo na magkasasakyan na sa'yo. Tama ho ba? Dati, sanay ka na na yung travel mo, bahay, opisina, di ba, mall, bahay ulit. Alam mo yun, yun lang yung normal routine mo. Ngayon, nagdi-desire ka na, di ba, na gusto mo na mag-travel sa ibang lugar or sa mga tourist spot talaga or tourist destination. So dito guys, yung point, di ba, pag tayo yung mindset natin, di ba, pag meron ka ng signs na nagdi-desire ka na ng mas malaking bagay, tama ho ba, or mas malaking pangyayari na pwedeng mangyari sa buhay mo, sign na ho yan na isa ka na hong ganap na negosyante. Kasi believe me ho, imagine ninyo po ah, Henry C. na lang alone. Tama ba? Henry C. na lang. Di ba? Although ngayon patay na siya, pero tingnan nyo po ah, sino ba si Henry C.? May-ari nung SM. Halos, di ba, yung SM na mall, buong Pilipinas may SM. Di ba? Tapos, di ba, natayo yung ano, natayo yung largest mall in Asia. Tama ba? Ano yun? Yung MOA, Mall of Asia. And alam ko, meron pa silang plano. Di ba, yung largest mall in the world ba yun? So, imaginein mo, di ba, kahit si Henry C. mismo na mayaman na, nagde-desire pa din siya to build something bigger. Correct? Kaya dito guys, yun po yung mindset talaga or yung mga attitude of being an entrepreneur. Kumbaga, syempre, tama din ho yan na minsan maging satisfied tayo sa isang bagay. Pero syempre, di ba, yung entrepreneur po kasi, gusto nila higher or more than pa. Pero syempre, yung reason naman, no, hindi naman yung para sa sarili lang natin. Syempre, may reason din tayo na makatulong sa ibang tao. Bakit natin ito ginagawa or eventually, makatulong ho sa pamilya natin. Kaya pag meron ka nitong second sign natin, ayan, i-check mo na, sign number one. Check. Meron ako nun. I like to take risk. Tama ba? Number two, you desire to build something. Uy, check ka ulit. Tama ba? Pero pag ex ka pa, ayan, so babalikan mo yan. So, tingnan mo, mag-reflect ka sa sarili mo. Ano ba yung pwede kong i-adjust? Diba? Ano pa yung pwede kong gawin? Baka kailangan mo, di ba? Kulang ka sa dream board. Kaya hindi ka nagde-desire ng bigger things in life. Bakit? It's number two. Ay, ito guys ha. You desire to build something. Minsan, apektado din tayo sa environment natin. Kaya minsan, yung mindset natin is, kumbaga, ano lang, mediocre lang. Kumbaga, hindi tayo lumalampas doon. Bakit? Baka kasi yung mga kasama mo, ganun din yung mindset nila. Alam mo yun, satisfied na sila sa ganung buhay. Di ba maraming taong sinasabi na, ay Sir Paul, kasi okay na kami sa simpleng buhay lang eh. Guys, sabi nga ng mga trainer, especially yung mga natin akong training dati, wala hong simpleng buhay. Bakit? Kasi once na ho tayo magkasakit, or yung pamilya natin nagkasakit, wala din hong simpleng ospital. Tama ba? Ano lang yung choice natin? Public or private? Ang tanong, saan mo gustong ma-ospital? Tama ba? Siyempre private. Tama ho ba? Wala din hong simpleng paaralan. Ano lang ho yung meron? Public, private. So, ibig sabihin guys, yung simpleng buhay, wala hong ganun. Tama ho ba? It's either you settle kung ano yung sitwasyon mo ngayon or you decide na gusto mo pong umaman dito po sa negosyo natin. No? So, yan po yung number two natin. You decide to build something. So, sign number three. Ayan.
You think differently from others. Guys, napaka-importante po itong number three na to. Ulitin ko po ah. You think differently from others. Ibig sabihin, iba ka na mag-isip kumpara sa iba. Tama ho ba? Guys, ito naalala ko. Tawag ba nito? Di ba nang start ako sa Unified, kakastart ko pa lang nun. Alam mo yun, syempre ako yung tipong tao na before ako mag-Unified, mahilig akong tumambay. Alam mo yung mahilig akong makipag-meet, di ba, sa mga kaklase ko nung high school, mga kaklase ko nung college, mga barkada. Tama ho ba? And lahat naman tayo, di ba, may barkada, may mga kaibigan. Tama po ba? And dahil nga nag-Unified na ako, habang nag-Unified ako, nakaka-attend ako ng mga training, di ba, unconsciously, di ba, yung mind ko, yung mindset ko, nag-iiba na minsan, di ba, uma-attend pa din ako sa mga gatherings nung barkada namin. Minsan may mga reunion, ganyan. Minsan yung mga pinag-uusapan nila, hindi na ako nakaka-relate. At ang malupit pa niyan, di ba, ito, aminin nyo, di ba, minsan tayo pag nag-meet kaya tayo, di ba, sa mga barkada natin, konting reunion, di ba, inuman konti, di ba, kung ano man yung gagawin natin, ano yung pinag-uusapan? Di ba yung past? Di ba yung mga kalokohan na ginawa nyo nung high school? Di ba yung mga crush nyo na ganito? Di ba, uy, alam mo ba si Kwan? Ganito na siya. Tama ba? Uy, alam mo ba si Kwan? Di ba, uy, ilan yung anak niya? Tama ba? Yun yung mga pinag-uusapan nila. Tama po? And every time na nag-meet, paulit-ulit lang yung usapan. Eh dahil nga nag-unified na ako that time, and dahil na-embed na ho sa akin yung entrepreneur mindset, habang nakukwentuhan sila, habang nag-uusap sila, hindi na po ako nakaka-relate. Tama ho ba? Kaya pag ikaw dumating ka sa point in time, na pag yung mga pinag-uusapan ng mga barkada natin, minsan kahit yung pinag-uusapan ng mga pinsan ko, ng mga, alam mo yung mga walang kwenta minsan na usapan, hindi din ako nakaka-relate. Alam mo, hindi ako nakakatagal. Tama ba? Kasi mas gustuhin ko pa na pag-uusapan, positive. E aminin natin, pag barkada natin yung kausap natin, or minsan kahit pamilya natin yung kausap natin, kadalasan yung pinag-uusapan, negative. Tama ho mali? So, importante din dito, guys, na yung pag-think differently from others is mas nagiging positive-minded ka na. Tama po ba? Na mas gugustuhin mo na hindi ka mapasukan ng negative. Diba? Alam mo yung tipo pag may nag-uusap ng negative, alam mo yung parang germs na ayaw mong lumapit dun? Diba? So, ganun po yung signs ng pagiging entrepreneur. Kasi bakit? Guys, yung pagiging negosyante po, wala po tayong room sa negativity. Bakit? Kasi yung pagiging negative po, parang bulok ko na kamatis yan. Na kahit yung sa isang basket, di ba, na fresh na kamatis, samahan mo lang nung isang bulok na kamatis dyan, eventually, magiging bulok ko lahat yan. Tama ba? Kaya, dito, you think differently from others, unti-unti mong makikita na se-separate ka na dun sa crowd. Na dito, yung lagi mong kasama dati, yung mga barkada mo, di ba, yung mga best, yung mga, siguro, yung mga kaibigan mo, di ba, yung mga kapamilya mo. Guys, hindi ko po sinasabi na, kumbaga, umalis na tayo doon, uy, hindi na kita barkada kasi negative ka. Hindi po ganun. Kaya lang, yung sinasabi ko po, dahil nga yung mindset ho natin nag-iiba, kahit hindi ka namin sabihan, ikaw mismo mararanasan mo na minsan umiiwas ka na. Kasi ako po, dumating po ako sa point in time na, di ba, may group chat kami magkakabarkada. Oh, sana kayo, oh, meeting naman tayo dito, inuman, or ganito. Di ba, may banding, or magpapa-beach, ganyan, pupunta kaming beach. Minsan, ako na ho yung umiiwas. Bakit? Kasi alam ko na ho yung mangyayari. Tama ba? Magiinuman, mag-uusap ng mga pinanggagawa naming kalokohan dati, paulit-ulit lang ho. At the end of the day, di ba, wala ho kaming natutunan. Tama po. Pero dito, dahil nga naging entrepreneur mindset na ako, di ba, ano yung mas pinili kong pakinggan? Tama ba? Yung mga motivational speaker. Yung mga training natin sa Unified. Kaya kung ikaw, di ba, nakaroon ka na nung mindset or nung attitude na hindi kompleto yung araw mo, di ba, na hindi ka nakakapanood ng URTV, yan, hindi ka nakaka-attend ng mga training natin, guys, senyales na ho yan na isa ka ng ganap na entrepreneur. Tama ho ba? Kasi ako po, alam yung tipong hindi ka lang makapunta ng office, di ba, alam yung hindi ka makameeting sa team namin, di ba, hindi ako makapanood ng training, guys, kulang ho yung araw ko. Tama ba? Alam mo, hindi ako mapakali, parang may kulang. Tama ba? So, yun po yung mga senyales. Kasi nga, bakit? Iba na ho tayo mag-isip. Natutunan ko din, di ba, na hindi na ako nanonood or nakikinig ng mga balita. Bakit? Kasi, halos lahat ng balita, negative din. Di na ako nanonood ng TV. Bakit? Kasi, mostly din yung lumalabas, di ba, is hindi naman po makakatulong sa pagninegosyo ho natin. No, so, guys, ulitin ko, di ba,
So, hindi ka po namin pinipilit na yun din po yung gawin mo. Pero, pag ikaw na-embed na sa sarili mo, di ba na-embed na sa katawan mo, yung pagiging entrepreneur, yung pagiging isang unified, di ba, member, di ba, yung top earner mindset natin, ikaw na ho mismo, di ba, hindi mo namamalayan unconsciously, nagse-separate ka na ho doon sa normal. Kasi dito po, sa negosyo natin, dapat abnormal ka dito. Bakit? Kasi yung income na kaya pong ibigay sa atin, abnormal din. Tama ho ba? Kaya ito, number three, di ba? Ito pala, baliktad. Ayun. You think differently from others. So, you reflect, di ba? Na kung ikaw, di ba, mas gugustuhin mo pa na makipag-chismis, di ba, makibalita, di ba, makitambay sa mga kaibigan natin instead of attending our training or instead, di ba, of doing, di ba, kung ano mang yung dapat nating ginagawa, prospecting, pag-invite, di ba, yung pag-grow sa sarili natin, di ba, yung pag-grow ng learnings natin, ibig sabihin ho niyan, malayo pa ho tayo sa pagiging isang ganap na entrepreneur. No? So, and then, syempre, proceed tayo, number four, dito, you vision the impact that you can make. Tama ho ba? Ano yung point? Guys, ganito, di ba? Dahil nga, naging entrepreneur na tayo, ibig sabihin ho niyan, yung iniisip ho natin, hindi na lang ho yung sarili natin. Tama ba? Kasi pag yung employment mindset, or kunwari, di ba, empleyado tayo dati, yung iniisip lang ho kasi natin, tayo, di ba? So, pag out ko, di ba, uuwi ako, ganyan, yung sweldo ko, saan mapupunta, sana may matira sa sarili ko. Tama ho ba? Mostly nung iniisip natin, more on personal, para sa atin. Kaya lang, yung pagiging isang entrepreneur, isang ganap na negosyante, guys, yung iniisip po niyan, hindi lang ho yung sarili niya. Hindi lang ho yung pwede niyang kitain. Tama po? Kundi, pati, yung ano ba yung magiging impact niya sa mga nakakalapit sa kanya. O ibig sabihin, yung mga nakakasama niya while doing this business. Lalong-lalo na ho, guys, dito sa unified business natin. And since we are a networking business, guys, grabe po yung influence na pwede nating, alam mo yun, yung pwede nating i-impart sa mga taong nakakausap natin, di ba sa mga unified members na naniniwala at sumasali ho sa atin. Ibig sabihin, kumbaga dito, di ba minsan, ako naalala ko yung first na ever na naging downline ko. Alam mo yun, di ba, pag naging unified member ka, tapos yung unang-unang direct mo, yung unang-unang downline mo, grabe, nakakabaliw. Tama ba? At ang malupit ho niyan, di ba? Di ko alam sa lahat kung pare-pareho tayo. Kasi ako nung naka-first downline ako, alam mo, hindi ko na ho iniisip yung sarili ko. Yung sabi ko sa sarili ko, paano ko tutulungan yung tao na to na kumita din siya ng malaki and mabago yung mabalik yung puhunan niya. Tama ho ba? So, ibig sabihin, kumbaga, hindi lang po yung iniisip ko, di ba, yung 1,000 na makukuha ko, yung 1,500 kung may pairing-pairing, yung residual income, hindi ho ganun. Ano ba yung impact na pwede nating ma-impart sa tao? Kasi believe me guys, yung matouch lang natin yung mga taong nakakausap natin, kahit yung mga members, di ba, na nakakasalamuhan natin, malaking bagay no ho yan. And I'm very proud to say na hindi man ganun, di man lahat. Kasi may mga tao talaga na syempre hindi din sasabay talaga sa biyahe natin. Pero sa amin na lang, ano, kumbaga may mga leaders na din kami na nakikita namin na alam mo yun, nag-change din yung mindset nila. Kaya yung five signs na to, guys, napaka-importante din ho nito. Kasi hindi lang to para sa'yo. Di ba, pati sa mga business partners mo, tingnan mo din. Sila ba nagkaroon na din sila ng five signs, di ba, of being a fully entrepreneur, yung mindset nagbago na. Di ba? So, ako masasabi ko may mga leaders na kami na alam mo yun dati, ibang-iba na sila compared ngayon. Kasi dati, sobra silang mahiyain. Dati, yung iniisip nila, puro reklamo. Ngayon, guys, iba. They take responsibility. Alam mo yun? Every time, kumbaga, yung confidence level nila, iba na. Tama ba? Yun po yung impact na pwede nating maibigay, di ba, sa mga ibang tao. At hindi lang ho yan, pati ho sa pamilya natin. At syempre, di ba, lahat ho tayo kanya-kanya ho ng reason. Bakit natin ginagawa ho yung unified? Tama po ba? Syempre, karamihan ng reason natin, pamilya. Tama po. Yung iba dyan, baka yung asawa mo, yung mga anak mo, yung magulang mo. Eh, ako naman po, yung reason ko po talaga dito, yung nanay ho namin. Kasi bakit po? Maaga ho kaming namatayan nung tatay. And for how many years, di ba yung nanay ho namin, halos di niya po na-enjoy yung buhay niya. Kasi kailangan niya ho kaming pag-aralin. Kailangan niya ho kaming buhayin na apat na magkakapatid. Kaya
Kaya yung gusto ko pong mangyari dito sa Unified, na bakit ko po to hinahataw, bakit ko to tinutodo, at bakit ko to siniseryoso, is gusto ko po yung natitirang araw nung nanay ko. Di ba? Kasi hindi ko alam. Di ba? Anytime pwede siyang kunin ni God. Sabi ko lang, God, bago mo kunin yung nanay ko, dapat mapa-enjoy ko sa kanya yung mga natitirang araw niya. Di ba? So kaya dapat dito guys, clear din sa'yo. Ano ba yung impact na pwede mong gawin? Di ba? Unang-una, syempre, yung sa sarili mo muna. Kasi pag ikaw, hindi ka nakaroon ng mga signs na to, hindi nagbago yung sarili mo, guys, hindi ka din makakapagbago ng ibang tao. Sabi nga dito sa negosyo natin, bago ka humang value ng iba, dapat ikaw muna value ka. Tama ho ba? Bago ka ho, di ba, mang-influence ng ibang tao na maging negosyante, dapat ikaw mismo, meron ka ng attitude, meron kang mindset, di ba, ng isang entrepreneur o isang ganap na negosyante. So, yan po yung sign number 4 natin. At syempre, lastly, ito, you have a ton of courage and perseverance. Yan. So, ito, guys, napaka-importante po talaga nito. Ibig sabihin yan, kumbaga dito, sa pagiging negosyante, guys, dapat yung puso mo sobrang tibay. Hindi lang matibay, ah, sobrang tibay talaga. Diba? Ton of courage and perseverance. Bakit? Believe me, guys, yung isang pagiging negosyante, pagiging entrepreneur, hindi ho talaga madali. Tama ba? Kaya nga ang daming tao, mas pinipili na lang maging empleyado. Kasi bakit? Mas madali kasi maging empleyado eh. Di ba, mag-a-apply ka lang. Di ba? Pag natanggap ka, susundin mo lang kung ano yung gustong paggawa sa'yo ng boss mo. Yun lang. Tama ba? At the end of the day, di ba, 15 at 30, may sweldo ka. Guys, sa pagiging negosyante, hindi ho ganun. Tama ba? Dito sa pagiging negosyante, lalo na sa pag-unified mo natin, dito mare-reject ka. Dito madi-discourage ka. Dito lalaitin ka. Tama ho ba? And ang malupit pa nito, minsan yung mga tao na feeling mo, yun yung susuporta sa'yo. Guys, hindi po sila yung susuporta sa'yo. Bakos minsan, sila pa talaga yung, alam mo yun yung aawayin ka at ire-reject ka. Tama ba? Kaya nga dito dapat, yung puso natin, di ba sabi, dapat Batman ka dito, Batutmanhid. Di ba? Hindi lang basta Batman, Superman, Supermanhid. Tama ho ba? At syempre, yung perseverance. Ano yung perseverance, guys? You have the mindset, di ba? Na hindi ka quitter. Tama ba? Alam mo yung kahit nahihirapan ka, di ba? Kahit ayaw na nung sitwasyon sa'yo, tumutuloy ka pa din. Tama ba? Kasi believe me ho, yung kaibahan ng mga successful tsaka yung mga unsuccessful na mga negosyante, yung desisyon lang na tumuloy. Kasi ang dami hong tao na nung nahirapan lang, tumigil na. Ang daming tao, ang daming, kahit yung mga unified member, guys, ang daming unified member na konting hirap lang, alam yung konting pagpupuyat lang, tama, sinabihan nung upline, umatendo ganito, umatendo ganyan, nag-ayaw na. Tama ho ba? Di ba, wala ho silang perseverance to continue. Pero pag ikaw, di ba? Alam mo yung kahit nahihirapan ka, kahit na napupuyat ka, alam mo yung minsan gusto mo nang matulog, pero sabi ni upline, tapusin natin yung training. Tapos sa malupit pa nun, yes, tapos na yung training. Sabi ni upline, oh, meeting after meeting naman. May meeting pa after nung training. Tama ho mali. Pero guys, believe me ho, lahat ho ng ginagawa natin ngayon, di ba? Lahat ho ng paghihirap mo, lahat ng pagpupuyat mo, lahat ng rejection, lahat ng sakit na nararanasan mo, later on, balang araw po, pag dumating na yung success na hinahangad mo, lahat ho yan, magiging worth it ho yan. Diba? Kaya dapat ngayon pa lang, guys, tibayan ho natin yung puso natin. Tibayan ho natin yung katawan natin. Dapat maging ready ka. Tama ba? Dapat expected mo na yung ginagawa ho nating negosyo, lalo na yung pag-unified, hindi po talaga to madali. Kaya lang, bakit po siya nagiging madali? Diba? Unang-una, dahil alam natin yung reason natin bakit to natin to ginagawa. At pangalawa, ini-improve natin, dine-develop natin yung sarili natin para yung mga bagay na kung saan man tayo nahihirapan is nagiging madali ho siya. Guys, imagine nyo ha, tingnan nyo na lang. Ito, employee versus negosyante. Yung empleyado, tingnan nyo ha, usually nagtatrabaho yan 8 to 6. Tama ba? Pagpatak nung 5:59 ng hapon, di ba yung mga empleyado, yung bag niyan, andyan na sa likod niya. Di ba? At tapos, nakatambay na siya dun sa may, yung pinipindot, yung ang tawag dun?
yung biometrics na yun? Tama ba? Kasi bakit? Pag patak nung alasize, dapat maka-out na. Kasi bakit? Paglampas nung 6:01, hindi na yun bayad. Tama ho ba? Ibig sabihin, bayad lang yung empleyado from 8 to 6. Tama ho mali. Pero guys, tingnan nyo po yung negosyante. Di ba? Kahit wala na sa opisina yan, ano pa yung iniisip niya? Negosyo niya pa din. Kahit kumakain sila ng pamilya nila, ano yung iniisip niyan? Negosyo pa din. Bago matulog yan. Guys, imaginein mo, ano yung iniisip niyan? Negosyo pa din. Kaya dito, you need to have a ton of courage and perseverance. Tama ho ba? Kasi, yun po yung mga kailangan, especially ho dito sa negosyo natin, kung gusto po talaga nating maging successful, lalong-lalo na ho, dito po sa Unified. Kaya sa mga first time sa mga ka-Unified natin dyan, di ba? Mag-reflect ko tayo, di ba, after po ng special training na to. Lahat ba nung five signs na to, di ba? Check, 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 check. Lahat meron ka. Congratulations sa sayo. Basta wag mo lang pong tigilan, di ba? Tuloy-tuloy ka lang. Eventually, makakaroon ho tayo at dadating din ho sa atin yung resulta na hinahangad po natin. Pero kung ikaw, kunwari, out of five, dalawa lang yung check mo, may tatlo kang X, di ba? Tingnan nyo po saan po tayo nagkulang. And syempre, di ba, mag-reflect ka, kausapin mo yung sarili mo, ano ba yung pwede mong i-adjust? Di ba, minsan magtanong ka din sa upline mo, kasi minsan guys, merong nakikita yung ibang tao na hindi po natin nakikita. So dapat tanungin natin sila, ay, ganito ba ako? Ganyan ba ako? Tama ho ba? Pero believe me ho, ikaw mismo sa sarili mo, makikita mo kung yung five signs na binigay